So, habang nagkikwento, naalala ko nun, sumali ako sa contest ng bakit gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. Bakit gusto mo makapagtapos ng pag-aaral? So, nag-survey pa ako nun. Alam ni Kuya Jun yun, doon sa may Quezon National High School, mayroon doon kantin. So, tinanong ko siya, tapos yung estudyante, tapos si ate, mga asawa ni Jun, tapos yung nanay na sumusundo doon sa bata. So, mali yung aking mga naisulat nung sumali ako sa contest kasi nga gusto kong makakuha ng scholarship ng aking anak. Pero nung tinanong ko naman si Diego, napaka iba yung sagot niya. So, nagustuhan ko yun kasi yung iba, makapagtrabaho, pang makatapos makatulong sa pamilya, parang iisa din yung ano. Pero yung sagot naman niya, pag naman ikaw ay ano, nakapagtapos ng pag-aaral, ba't gusto mo makapagtapos ng pag-aaral? Sabi niya, magiging responsible, tapos sa baba. Madali siyang nabanggit, pero nung panahon kasi, kumukuha pa ako ng mga isasagot ko dun sa internet, naghahanap ako ng mga, yung pwede kong idagdag, pero ang hirap talagang gumawa ng sulat pag hindi talaga nangyari sa buhay mo, hindi nangyari sa buhay ko. Pero ako naman, sa awa naman ng pagkakataon, sa awa ng Diyos, nakapagtapos ako. Dati kasi binubuli ako na hindi ako kaya makapagtapos ng pag-aaral. So, nag-invest ako ng maraming skill, tapos nung education, yung learning center, nag-ipon ako ng maraming certificate, mga training, tapos yung in-invest ko ng in-invest. Kasi kasama din sa mga yung mindset, naalala ko si yung financial guru yan. So, pero ngayon baka marami na akong may dagdag na sulat kasi kailangan maka 500 ka, almost 500 na salita, tapos isi-send mo yun through sulat kamay, tapos sulat ipapadali mo sana sa LBC, tapos yun, sa 8 Bulaga nung sumali talaga ako. So, di ako nanalo. Pero ngayon, dahil nga high school na yan ako, ayan, tatanungin ko din siya. And nag-iipon ako ng maraming tanong. Siyempre, ayan, so, mag-isipan ako. Pero nung dati kasi, nag-try ako. Pero ngayon, baka may pagkakataon na akong manalo o tawag magwagi sa sasalihan kong scholarship kung bakit gusto mo makapagtapos ng pag-aaral. Hindi na para sa akin, para sa anak ko. Sa yung gagawin ko ng, sa yung pasusulatin ko, yun, bakit gusto niyo makapagtapos ng pag-aaral. So, ngayon nga ay kain muna ako kasi magkakamay ako ngayon. So, eto na, kain muna. Yan, okay. So, ito naman yung aking lagayan. So, ang hirap kasi na walang tripod. Yan. Tapos, patong natin to. So, yan. Yan, tara. Sunog. Hindi na ako naglagay ng may gumalat na yung pagkakaprito ko. Kumuha pa ako nung sana sa internet. Nag-search pa ako tapos hinati-hati ko pa yung mga salita. Tapos sumasali ako sa bakit gusto mong magkaroon ng cellphone. Mag-comment lang. Dati sumali din ako sa photo contest at wala akong camera. Nanghihiram lang. Ang hindi ko makakalimutan na nagbigay sa akin ng camera. Kuya Maynard, Montenegro. Binigyan niya ako yun. Negative pa yung depil.
Tapos kada lakad ko sa kalye, pag nakakita ako ng streamer, tapos mga tarpaulin, may mga tree planting, kaya yung sa Coast Guard, yung clean up, tapos yung mga seminar na libre, kaya Red Cross. Talagang nag-i-invest din ako ng maraming information, tapos internet, video, tapos yung mga turo sa mga magagaling na nagtuturo sa financial. Tapos nanood ako ng DCRH na ano, turo mo, pasa mo, mga ganun ba? Iba kasi yung nakasalumuha ko tao, yung ano, yung pwede mag-aral. Pero kung ako yan, no, wala akong hilig. Sabi nga, pag sumama ka sa tambay, tambay na rin yung pag-ugali mo. Although, tambay naman tayo yung pag-ugali ko. Kasi, ang laki ng factor na tagal ako sa kalye. Sa San Tumira, ibibang ugali ko. Yun na lang gusto kong mangyari eh. May iba yung takbo ng buhay ng anak ko. Hindi mapagaya sa akin. Maging, gusto ko nga sa kanya, maging mabuting tao eh.